Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan na sa gayoy makikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ang siyang magdala sa atin at maghatid kung ano man ang ating paglalakbay sa araw na ito. At napakagandang bigyan ng pansin ang dire-diretsyong salita ng Panginoong Jesus, ang poong Nazareno, sabili niya sa atin, "Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan." Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Huwag ninyong pansinin ang puwing ng iba, gayong mas malaking puwing meron kang dinadala. Yung tatlong bagay na ito ay pamamaraan upang sundan ang sinabi ni Jesus na kailangan mong maging banal katulad ng aking amang banal na nasa langit. Sa ating buhay, talaga na atang maraming tao ang mapanghusga. Ang sabi sa ating CCC ay ang kasalanan daw ay contagious disease. Ang kasalanan ay nakahahawa, lalo na kapag you approve, you cooperate, you praise. Ano pong ibig sabihin nun? Yung nakikipag-isa ka, kahit hindi ikaw ang gumagawa ng kasalanan, pero nakikiisa ka sa taong gumagawa nito, nahahawa ka na rin ng kaniyang kasalanan. Dahil nga ikaw ay tumatanggap ng mga bagay na hindi totoo o kasalanang ginagawa niya at ito ay niyayakap mo. Ano yung kasalanang iyon? Ang paghatol sa kapwa. Na sanay na tayo at normal na na marinig natin ang salitang pagiging marites. Hindi ko alam, parang weakness na ata ito ng Pinoy eh. Mapalalaki, mapababae. Kapag nag-umpisang magmarites, alam nyo ba na ito ay paghatol na sa iba? Gayong hindi mo alam at wala ka doon sa kaniyang sitwasyon. Ang hilig-hilig nating mga Pinoy na mag-generalize, na mag-evaluate, na mag-judge sa sitwasyon ng iba, gayong wala tayo dun sa sitwasyon para tayo ay magbigay ng ating opinion. Tayo rin maraming opinionated. Yung bang mga opinion natin, ipipilit nating ito ang tama at ito ang sakto.
binibigyan tayo ng babala, ng puon ngayong araw, na huwag tayong humatol upang tayo naman sa huli ay huwag hatulan. Huwag tayong makiisa sa pagkakasala ng iba. Huwag tayong makiayon sa pagsasala ng iba upang hindi tayo makasama at tayo ay mahawa sa kasalanan ng iba. Ang hirap pong mahawa sa kasalanan ng ayaw mo, pero unconsciously, nahahawa ka na dahil nakikiisa ka. Kaya nga po, tuwing umaga at may nag-uumpisa ng hawahan ka ng kasalanan ng iba at nag-uumpisa ng hatulan ng iba at nag-uumpisa ng imarites ang iba, bigyan nyo na lang po ng sign. Kung wala tayong masasabing maganda para sa iba, let us close our mouth. Isang paraan upang putulin ang kasalanang ipinapasa sa iyo. Nung isang araw, kami kumakain. May isang tao na nakapansin na ako ay masarap kumain ng matamis. Nako, Father! Masama pong kainin yan kasi magkaka-diabetic kayo. Sabi ko, matagal na po akong diabetic. Dinadagdagan ko lang. Nako, Father, wag mong kainin yan. Mga high blood po kayo. Matagal na po akong high blood. Meron po akong dalawang maintenance. Ikaw, sister, ilan ang maintenance mo? Nako, Father, araw-araw anim. O, nakita mo na? Ako, sinasabihan mo, dalawa lang ang maintenance ko. Ikaw, anim araw-araw. Hindi ka lang high blood, hindi ka lang diabetic. May sakit ka pa sa atay. Marami kang sakit, anim. Pero ang sinasabihan mo, dalawa pa lang. Although hindi tayo nagko-compete, pero minsan, nagiging mas magaling tayo sa iba kapag nakikita natin yung sitwasyon, gayong sarili nating sitwasyon, hindi natin kayang ayusin. Ano daw yung ginagawa ng mga taong judgmental? Yung mga taong judgmental daw ay ang mga taong hindi at peace sa kanilang sarili. Yung mga taong mahilig makialam sa ibang tao, hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang buhay. Kaya siguro upang maunawaan natin ang salita ng Ebanghelyo ngayon, is unahin nating ayusin ang ating sarili. Unahin nating ayusin ang ating pamilya bago tayo tumingin sa mga sitwasyon at pangyayari ng iba. Dadalaw ka sa isang bahay, makikita mong madumi ang kanilang bahay. Tanungin mo muna sa sarili mo, malinis ba ang aming bahay? Pupunta ka sa kapitbahay mo, nakita mo ang kanilang ulam ay tuyo. Tingnan mo muna sa sarili mo. Huwag nating hayaang ang sitwasyon ang magdikta upang tayo ay mag-judge sa iba. Ayusin natin ang ating sarili. May isang babae na lumapit sa akin at sinabi, Father, ano po ang pwede kong gawin upang hindi ko makita ang ginagawa ng iba dahil ako po ay nagkakasala?
Simple lang naman ang sinabi ko. Kumusta ang iyong aparador na damitan? Maayos ba ang pagkakatupi? Wala ka bang labahin? Ngayon kung wala kang magawa at maayos na ang aparador mo, tanggalin mo uli at muli mong itupi ayon sa kaniyang kulay. At pag natapos mo na yan, umakyat ka sa bubong mo at magpintura ka ng bubong. Tingnan ko kung makakaalam pa ang kapitbahay mo sa ginagawa mo. Yun bang ang dami nating oras sa iba para mangialam? Pero sa sarili nating pamilya at sa sariling sitwasyon, nawawalan tayo ng oras. At ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Let us have peace in ourselves. Linisin mo ang sarili mong bakod bago tayo maglinis ng bakod ng iba. Laban mo ang lahat ng maduming sapatos. Linisin mo ang CR mo. Ayusin mo ang damitan mo. Alisin mo yung agyu sa itaas ng bubong mo. Ayusin mo ang pamamahay mo para hindi tayo malulong sa pagja-judge ng iba. Huwag nating hayaang araw-araw ay madala tayo sa kasalanang nakakahawa dahil nakatatakot na sa kaduluhan ng buhay, ito rin ang gagawing sukatan ng Diyos sa ginagawa natin sa kapwa. Sabi nga po ni San Agustine, ang unang bahagdan ay magmahal. Ang ikalawa ay magmahal. At ang ikatlo ay ang magmahal pa. Magmahal tayo kesa tayo ay humusga. Pagpalain tayo ng poong may kapal.